lang ang talok nito, partner? Ha. Isa, anong variety? Piganti Plus. Piganti Plus. Isa, dalawa, three, partner, ha? Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Isa, dalawa, tatlo, labing apat, lima, anim, pito, walo, siyam, twenty. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So, dalawa partner, consider 30. 30 yung suwi. Hi guys, good morning, good morning. So narito po tayo na ngayon sa Barangay Pinagturilan, Bayan ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. At yun yung business partner natin dito. Partner, mag-hi ka naman sa iyong mga followers din. Ayan si partner Robert, no? So nandito tayo ngayon sa kanilang palayan na kung saan ay nag-outright sila ng pagsunod doon sa protocol ni Ricky Brown. Yeah. Ito yung problema nyo dati. Ito 1.9 dati, no? Ito anong sukat nitong? 28 lang. Ito yung sa'yo talaga? Oo. Okay. Ito yung natunguro dati, di ba? Ito yung 0.8 na na-risk yun nung organic full harvest na kumuha pa rin siya ng 118 bags. 25 days siya ngayon. Oo. Nag-isa lang nito parto Banday, ito'y kuan yung inaayos, no? Pero okay, bibilangin din natin yan siya. Okay. Ito ang unahin natin. Isa-isang tanim. Pero ito'y na-transplant 22 days na. Tama? Okay, 22 days. Hindi nila nasunod yung ating 12 to 15. But later. Partner Robert, kumusta naman yung kohol natin, management sa kohol? May ayos na. Paano po naging ayos na kaysa dati? Wala na, madalang na siya. Madalang na yung kohol. Pero tama baga na naglabasan yung kohol. Okay, so yung kohol hindi na masyadong pinaproblema. Wala na, hindi na problema ang kohol. Kahit nandyan man siya buhay, ayaw man makain. Ayaw makain, oo. Yung ay kumakain yung dayo, yung galit sa kabila. Na humahawa, ano yung parang na napasama sa tubig. Oo, yun lang. Ay, kamusta po yung sapunla ninyo? Ito po ay hybrid. Ay, dati kayo ay nagko-consume ng ilang sako sa punlaan? 30 kilos o, pag bigante. Pero ito, 30 kilos pa rin ito. Pero ibig sabihin yung dati, nagpapataba kayo sa punla? Dati. Ilang sako ang naubos ninyong pataba sa isang hektaryang punla? Kaya mga tatlo. Tatlong sako. Ay, kamusta sa organic full harvest? Wala na. Wala na. Naalis na. Yun. Ay, kamusta? Anong masasabi niyo doon sa pag-alis ninyo noong pataba? Ano ang nagiging advantage baga doon sa dati kaysa sa ngayon na wala na kayong pataba? Mas maganda ngayon yung nag-organic na kaysa okay doon sa gumagamit si dati ng urea. Oo. Ay, ngayon wala na kayong mas urea. Mas nabawasan ngayon. Hindi katulad dati ito, na. Ito, may ipakita ko dito na yung tinatawag ba na kakaiba doon sa dating ginagawa na naging nag-bis tayo doon sa synthetic o chemical, o do, hindi naman tayo basta-basta mong bitaw dahil doon sinasabi natin sa transition period. Pero ito ang mangyayari guys sa mga kuhat, sa mga subscriber natin at saka sa mga followers natin. So shout out doon sa mga ka-farmers natin. So dyan ka lang. Kasi ito dito, kung makikita mo, yung lupa kasi, yun ang sinasabi ko paulit-ulit. At least doon sa mga farmers talaga na mga wait and see. Hanggang ngayon, so pinapanood nila, pero hindi naman nila ginagawa kasi yung partner, no? So, ngayon ipapakita ko yung lupa. Dito guys. Ang lupa dito, sabi ni partner Robert, napakaganda talaga kasi nakikita mo yung resulta dito. Dati ay ito'y masaklap, no?
sa amo niya. So dito partner, makikita mo may mga tubig na tayo dito. Kasi yun ang sinasabi ni Ricky Brown, na hindi kailangan na maraming tubig, pero minsan kasi yung mga farmers kasi gawa nilang palaisdaan, yung sinasabi ko eh. Hindi nga kailangan na maraming tubig. Kung maulang tubig, walang problema. Pero pag may tubig, kasi doon tayo nagbuhos, land preparation. Kaya ito, makikita mo partner, oh. Bumibiyak, no, makikita yun, ipopokus mo. Bumibiyak yung lupa. Akala mo ay matigas siya. Bakit siya bumibiyak kahit may tubig siya, umuulan pa? Kasi ito, sinusunod yung protocol na kailangan talaga labas-pasok yung kung kailangan. Pero kung apakan ko yan partner, titignan mo. Nagalala, matigas yan. Paano matigas yan? Kasi yung tinatawag, yung texture ng lupa, yan makikita mo partner, oh. Bumubulo siya partner. So, ibig sabihin, parang kutson yung lupa. Ngayon partner, makikita mo yung balay. Yung isang talok, makikita mo yung buhay. Dalawa sila partner, makikita mo yung biyak niya. Yung tinatawag ang lupa pag mabuhangag, ma-prepare ng maayos, makikita mo yung spacing ng suhi ng palay, yung standing niya. Sa organic, titingnan mo siya, parang kukunti. Pero bibilangin natin yun, partner. So ayan guys, nakita niyo naman kung gano'ng kaganda yung palay. Abangan natin ang part 2 sa gawing ito. At ito'y kabuuhan ay nasa 13 hectares. Sa 13 hectares na ayan guys ay iba't iba po yung gumagawa. Katulad po kay Robert, meron po siyang area na 0.8, meron po siyang 1.2, meron siyang 1.5. So lahat po yan ay naka-organic full harvest. So ayan guys, nakita niyo naman kung gano'ng kaganda yung palay. Abangan natin ang part 2 sa gawing ito. At ito'y kabuuhan ay nasa 13 hectares. Sa 13 hectares na ayan guys ay iba't iba po yung gumagawa. Katulad po kay Robert, meron po siyang area na 0.8, meron po siyang 1.2, meron siyang 1.5. So lahat po yan ay naka-organic full harvest.